on ang pinapakinggan. Radyo Bulacan, Radyo Bulacan. Anong istasyon ang number one? Radyo Bulacan, Radyo Bulacan. Anong istasyon ang sinusubaybayan? Radyo Bulacan, Radyo Bulacan. Anong istasyon ang for everyone? Radyo Bulacan, Radyo Bulacan. Pulis, pulis, ang istasyon ay malinis. Pulis, pulis, lagi siyang tamang bilis. Pulis na kangiti kahit pagod at amoy pahod. Pulis, pulis, maino, mahusay at bilis. Pamilya niya ay linis at tapat ay pulisin. Sakit sa lipunan. Pulis, pulis, mga siyudad man o probinsyano, kaya nilis sa puso ng sakbayanan. Ako si Mang Pulis, ang buhay ko'y handang ibuwis. Magandang umaga po sa ngalan ng ating Provincial Director, Police Colonel Lawrence V. Cahipe, at ng ating Acting Chief Public Information Office, Police Captain Norheda G. Osman. Ito ay inyong lingkod, NUP Ellen Grace Jones. Ito ang programa mula sa Kapulisan para sa Mamamayan na inyong maririnig sa 103.9 FM band ng Radyo Bulacan tuwing Martes at Huwebes simula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Naglilingkod PNP Bulacan. Ang buhay ko'y handang ibuwis. Ito ay bahagi ng advokasya ng ating Philippine National Police sang serbisyong makatotohanan bilang pagpapatupad sa ating Patrol Plan 2030 and beyond, ang peace and order for upholding the rule of law. At syempre, sa umagang ito, aming binabati ang ating Chief PNP, walang iba kundi si Police General Camilo Prangkasius Pascua Cascolan at ang ating Regional Director ng Pro 3 na walang iba kundi si Police Brigadier General Rodel O. Sermonia. At syempre, ang ama ng buong kapulisan sa lalawigan ng Bulacan, si Police Colonel Lawrence V. Cahipe. At for sure naman, nakikinig din sa umagang ito ang ating
Acting Chief PIO, walang iba kundi si Police Captain Norheda G. Osman. So muli, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo ay magkakasama sa loob ng isang oras na talakayan na kung saan ito ay may kaugnayan sa mga different activities ng ating mga kapulisan dito sa buong lalawigan ng Bulacan. Ika'y magkakaasa. Ito ay napapanahon at napakagandang pagkakataon para sa ating mga pinuno ng kapulisan dito sa buong lalawigan ng Bulacan upang mapagbigyan alam ang ating mga kababayan sa mga significant activities at other pressing issues sa ating buong nasasakupan. Para sa inyong komento at serbisyong maaari naming ibigay, maaari kayong tumawag o mag-text sa aming hotline or maaari rin kayong makipag-ugnayan through our live FB streaming sa aming official fanpage ng Radyo Bulacan, ang 103.9 RBFM. Meron din ho kaming live streaming through YouTube, ang RTB Bulacan. Kahit na ano mangyari, ako ay masisilbi. At sa umagang ito, nakikita niyo po ang aking guest. As you have seen sa aming live streaming, ano, dadalawa lamang ho kami kasi ang aking kasama ay kasalukuyang namamahinga. So Joy, kung ano man ang iyong nararamdaman sa mga panahong ito, get well soon na. Buddy, I call you buddy because you've been with me for how many years now dito sa ating radio program. So muli, sa lahat ng ating live YouTube streamer at FB streamers ano, na nanonood o sumusubaybay sa umagang ito, isang magandang umaga sa inyong lahat. At sa umagang ito, nais ko munang batiin yung mga ating masugid na mga listeners as well as viewers, ano, lalong-lalo na ang ating former provincial director si Sir Chito Bersaluna, laging nakaantabayan at pinapanood ang ating programa at syempre ang ating previous DPDA na si Police Lieutenant Colonel Augusto Asuncion. Sir, nandito ho kami, alam po namin na lagi ho kayong sumusuporta sa ating programa. Maraming salamat po at syempre bago tayo magsimula ay yung ating nakaugaliang pagbibigay ng konting paalala sa mga makakalumitin nating mga kababayan. Sabi nga nila, ang gamot sa nakakalimot ay isang paalala. Sa panahon ngayon, since itong linggo na to, marami tayong na-encounter ng mga iba't ibang uri ng insidente ng krimen na kung saan meron isang significant accomplishment ang Bulacan Police Provincial Office regarding this investment scammer. Binabati ko po ang ating S2, ang ating Provincial Intelligence Unit sa achievement or sa accomplishment nila na ito na kung saan isang babae ang kanilang naaresto sa pamamagitan ng warrant of arrest. At nakita ito na ating ipinost sa Facebook at doon na po dumagsa yung mga nagre-reklamo regarding this suspect. Nawa kung sino man ang nakakakilala o iba pang naloko ng suspect na ito, maaari ho kayong magtungo sa Bulacan Police Provincial Office ano, para mag-file ng inyong complaint. Mas marami, mas mabuti kasi para siguradong panagutin na po ang involved sa mga gantong uri ng scam. At ano ba ang ating mga dapat gawin upang tayo ay makaiwas sa mga manggagancho? Ang mga manggagancho ay nangyayari dahil para silang tunay at nakukuha kanila sa panahon ng inyong kahinaan at hindi mo ito inaasahan. Kasi maraming ang mga manggagancho no, na napakagandang magsalita yung mga sinasabi nating too good to be true pangako. Pagka ganito ang sinasabi, maaari na po kayong magduda. So ano ang ating mga following safety tips with regards to this. Marami, maaaring kasama rito ang mga alok na masyadong napakaganda upang maging totoo. Pagtawag na iipunin ang iyong, kukumpunihin ang iyong computer at pagbabanta na magbabayad kayo sa di inutang na abiso mula sa bangko o kumpanya na
telepono na may problema sa inyong bangko o imbitasyon na i-friend sila online or through internet. Ano ang maaari ninyong gawin upang protektahan ang inyong sarili? Maging alerto at protektahan ang sarili laban sa panggagancho sa pamamagitan ng mga palatandaan na ito. Kilalanin sino ang iyong kinakausap. Huwag basta buksan ang suspetsadong text o pop-up window or email. Burahin sila kaagad. Itagong ligtas ang inyong personal na detalye. Itagong ligtas ang mga gamit sa mobile at computer. Piliing mabuti ang inyong password. Repasuhin ang inyong pagkapribado at mga security settings sa pamamagitan ng privacy security settings sa inyong social media account upang kayo ay tiyak na maliligtas. Maaaring mag-ingat sa anumang paghingi ng detalye o lalong-lalo na merong involvement with regards po sa inyong pera. Mag-ingat kapag namimili sa internet or online o sa mga alok na sobrang napakaganda, gumamit lamang ng kakilala at mapagkakatiwala ang online shopping service. Kasi sa panahon to, we are already heading toward our new normal, no? Na way of living. At mostly, ito nga, nagle-level up na rin yung ating mga criminal incidents na kung saan ginagamit nila ang social media. So, mag-iingat po tayo sa mga ganyang modus operandi ng ating mga kalabang sa batas. So sa muli, good morning po sa inyong lahat. Ang buhay ko'y handang ibuwis kahit na anong mangyari, ako ay magsisilbi. Gaya ng ating nakasanayan, panibagong guesting na naman this morning since we have ended our rotation sa ating 21 municipalities and 3 cities. So, panibagong guest na naman ang ating makakapanayam sa umagang ito. This time, hindi naman siya chief of police ng isang bayan dito sa ating lalawigan ng Bulacan, kundi isa sila sa pinaka-importanting unit sa ating organisasyon ng Philippine National Police. Sa umagang ito, ating makakasama ang Bulacan Explosive Ordnance Disposal and K-9 Unit o yung tinatawag nilang PECU dito sa Provincial Office ng Bulacan. Ito ay pinamumunuan ni Police Captain Carlo Jimeno Santos to be represented, of course, since he's in schooling. Ire-represent ko siya ng kanilang in-charge PNCO. Walang iba kundi si Police Senior Master Sergeant Gary Cruz. Sergeant, isang magandang umaga sa iyo. Magandang umaga po, ma'am. Sergeant, maaari bang magbigay tayo ng even a brief introduction with regards to yourself? Okay. Magandang umaga po sa lahat. Bago ko po umpisan, ay gusto ko muna pong magbigay bati agad sa aming EOD K-9 Director, Police Brigadier General Jonathan Oreta, sir. Magandang umaga po. Sa aming pong officer in charge ng regional EOD K-9 unit na si Police Major Berhel Untalan, sir. Magandang umaga po. At ang inyong pong lingkod, si Police Senior Master Sergeant Gary C. Cruz, Police Non-Commissioned Officer in charge ng Bulacan Provincial EOD K-9 unit. Ako po ay isang EOD technician. Natapos ko po ito noong last February 2019. Ang kurso po na ito ay 4 na buwan na pagte-training. Mm-hmm. After that, ang aming class president na si Police Lieutenant Colonel Patrick Agabaw ay nag-initiative na mag-undergo din po kami ng self-contained underwater breathing apparatus na ang objective po nito after na matutunan ng skills ay matutunan po namin ang pag-recover ng bomba sa ilalim ng dagat. Mm-hmm. Okay. After that, napabuenas din po ako na maimbitahan ng US Military EOD sa naginanap po ito sa Western Command Mindanao. Ito po ay all about laboratory operation na ang pinag-aaralan po is technical analysis and exploitation of explosive material and other devices. Uh-huh. Okay, and
Naswerte po ulit tayo, naimbitahan po tayo, napasama po tayong mag-training, naimbitahan ng Philippine Bomb Data Center, Krame, na ginanap din po ito sa Mindanao, sponsored by the British Embassy. Mm-hmm. And then ito po ay 2 weeks training about post-blast investigation course. Ayun po, natapos ko po ang training na ito. Bumalik po dito sa lalawigan ng Bulacan upang gamitin ang ating natutunan upang maproteksyon na po natin ang ating mamamayan ng lalawigan ng Bulacan, ma'am. Yes, napaka dami at napakaganda ng iyong training and credentials, Sergeant, with regards sa ating EOD. At for sure, no, you are very credible enough, no, na maging miyembro na itong prestihiyosong samahan ng mga EOD dito sa Philippine National Police. At alam naman natin, Sargento, na yes, ikaw ay mapalad kasama ng iyong mga kasama sa EOD and K-9 unit, dahil marami tayong mga kapulisan ang nais, no, na maging miyembro ng EOD. So ano-ano ba ang mga different qualifications in order to become a member of EOD and K-9 unit? Ang qualification po ay simple lamang po. Kailangan po ay mag-training ka po ng EOD course. Kapag hindi naman po EOD, ay pwede ka pong kumuha ng K-9 handler course. Yun po ang qualification para po mapunta sa aming unit. Uh-huh. Pero kapag ikaw po ay nasa unit namin at ito ay wala ka pang training na ganito, ikaw ay naka-line up para makuha ang training nito. Dahil yung unit po namin ay ang main na training na dapat ay taglay-taglay mo, yes, is yung pagiging EOD. Mm-mm. At K-9 handler. Po, in order to become EOD, ano-ano ba yung mga different trainings na inyong dapat, no, or yung mandatory na pinapasukan? Ina-attend, oo. Ina-attend. Okay. EOD course, mm-hmm, yung pong number one. Sunod po sa unit namin, ulitin ko po yung K-9 handler, yes, course. Uh-oh. Yung po yung pangunahing training upang mapakinabangan ka dito sa aming unit. Mm-hmm. Yung po, ma'am. Oo. Yung EOD na iset aside muna natin for a while. Singit lang natin itong K-9. You have mentioned this K-9 and since it also included in the unit, ano ba itong K-9 na to? Okay po. Yung K-9 handler po, ito po yung aming mga kasama na handler na kung saan ay meron silang mga alagang mga explosive detector dog. Okay. Which this, pagka po kami nagkakandak ng EOD paneling and dog sniffing together, uh-huh, with the handler, sila po ay yung umaamoy sa mga paligid, uh-huh, upang i-check kung may mga hazardous material. Yes. Uh-huh. And then, kapag ang canine po natin, ang ating pundog ay umupo, yun na po ang hudyat na positive po for explosive material yung inupuan. Ah, okay. So itong ating mga EOD and K-9 unit staff pala eh, merong talent, ano? Yes, mga dog whisperers pala kayo. Kaya, aba, nag-undergo ba kayo ng ano, trainings ng ano sa mga canines? Opo, actually, ang aming canine handlers na si Manny Castro at si Dave Reyes ay patuloy po ang kanilang pag-aaral ng pag-training ng kanilang mga aso. Actually, instructor sila ngayon sa group po namin sa EOD K-9 group. Mm-hmm. Tinitrain po nila yung mga dogs po na nandun together, mm-hmm, with the handler. Oh, i-add ko na lang ang last na about K-9. You have mentioned na sila yung isa sa mga ginagamit sa EOD, ano, yung sa sila yung mga sniffing dogs, yes, natin. So, meron bang kakayanan itong mga aso na to na makaamoy din ng illegal na droga? Actually, may kakayahan po. May dalawang klase po tayo ng dog ngayon. Mm-hmm. Una po, yung sa unit namin, yung explosive detector dog. And ngayon po, ang aming director ng EOD K-9 group ay nagkaroon ng programa para dito sa mga narcotics detector dog. Mm-hmm. All about ang inaamoy naman nila, yung like for example, the shabu, yes, the marijuana, mm-hmm, and other illegal substance. Mm-hmm. Mm-hmm. Medyo komplikado pala ang inyong trainings aside sa from being an EOD technician eh. Meron mga dog whisperers din pala itong ating mga kasama sa umagang ito. So aside from these different trainings, ano, syempre,
when we say trainings, ito yung kakayanan or kaalaman or knowledge with regards to your designated task ninyo. What about yung sa ating pangkalusugan o physical na estado? Ano naman ang ina-assess in order to become an EOD? Siyempre, we are dealing with bombs and other mga explosive materials here. Okay, kapag una, sa isang PNP, isang personal katulad ko, PNCO, bago ka makapasok at maging estudyante ng EOD course, kailangan na physically health. Mm-mm. Yung healthy ka, and then the same time, ang isip mo, kailangan ay mahusay din po talaga. Mm-mm. Kasi more on memorization and pag-aaral ng iba't ibang klaseng explosives and devices. Mm-mm. At saka syempre, how true is it? Ano? Kasi sa ating mostly movie lang natin makikita yung mga bombing, yes. Ano, yung actual bombing detonations. And then we have seen these different colors of wire when bomb is being detonated. Is it important ano, yung eyesight ba ng ating staff? Yes, of course. Mahalaga din po yung vision natin ay 2020. Tama po ba yun? Opo, kasi po, actually yung sa mga movies na napapanood po natin, it's just a movie. Oo. Pero sa Real McCoy, hindi po ganun. Ah, okay. May proper procedure po tayo kung paano po natin i-handle ng isang improvised explosive device. Oo, kasi nakikita ko may blue, yellow, red, green. Oo, yes. Kung may color blind ka doon, mali yung na... Yung nakikita ko lang sa movie, yes. Mali yung nagupit mo. Yes. So, yari yung ano natin, ano, and even ikaw. So, sinasabi nga color blindness is unacceptable pag mag-i-staff ka ng EOD. And since nandito ka na, no, isa ka ng EOD technician, how yes. well do you love your job? I love my job. Since naging EOD technician, marami po nga nagbago. Unang-una, naging parang instructor ako. Kasi kami po yung nabigyan ng kaalaman na to na maituro din at threat. Nagkakandak po kami ng seminar in different establishment, for example, the banks, security agency, malls, school, na kung saan ay tinuturoan namin sila ng procedure about bomb threat awareness. Mm-hmm. At saka, with regards with this bomb threat awareness and everything, yung dedication and commitment mo sa iyong trabaho, sa you are very aware no, of the danger and hazard no, you may encounter in your daily tasking. So, paano mo naman in-overcome? Actually, yan po ang ating sinumpaang tungkulin. Mm-hmm. Kaya nga po, pagka humaharap kami sa mga bomba na yan, talagang napakadelikado po. Kailangan po talaga ikaw ay prepared, may mga training ka. Bukod yes. sa natapos mo yung course na EOD, hindi po doon nag-i-stop ang continuous learning mo. Mm-mm. Kailangan mag-enhance ka pa rin ang capabilities mo para magamit mo to. Yes. Ngayon po, kapag ikaw ay humaharap sa mga bomba, sabi mo nga, yung protection sa sarili, mm-hmm. Natatandaan ko po dyan yung kanta po ng PNP hymn natin, yung song. Yung ihandog ang iisang buhay. Nag-iisang buhay, yes. Kaya yan po ang ating mandato, sinumpaang tungkulin. Kaya in case na may mangyari hindi maganda, so be it po. Yes. At syempre, meron dyan nakaakibat na additional benefits. Ano-ano ba yung mga ito? Pwede ba natin i-discuss to? Sandali lang, lalo-lalo na sa mga, if ever yung some ng mga miyembro natin, married, ano? Lagot. Okay po. Kami sa unit po namin, EOD K-9 unit or EOD K-9 group, meron po kaming nakukuhang 50% old base pay salary every month. Yun lang po ang benefits. Mm-hmm. And at the same time, yung skill na na-acquire po namin is magagamit din namin unang-una sa family. Mm-hmm. At sa pang-sariling kapakanan in case na kinakailangan din po. Mm-hmm. And now that you are already na nandirito ka na nga ano, you're a staff ng ating bomb squad, tinatawag nating bomb squad ng yes. Bulacan ano. Ano-ano ba ang inyong rules and duties and responsibility bilang isang EOD? Okay, ito na po. Bisan po natin ang duties and responsibilities ng aming EOD K-9 unit. Ang una po naming responsibility, primary responsibility, is to eliminate explosive
threats. Mm-hmm. Okay, yan po yung una talaga namin tinatrabaho. Ini-eliminate namin yung mga hazardous materials. Yes, and that is explosive. Una, kapag po may bomb threat, mm-hmm. kami po ang tinatawag ng local police station, nire-request po kami upang i-clear and sanitize yung area na may bomb threat. Yes, so. Okay? And then, kapag na-clear na po namin ito, ibabalik po namin sa security in charge para magtuloy po ang trabaho nila, yung work nila. And at the same time, ito po yung Presidential Decree 1727. Ang sabi po dito, declaring the malicious dissemination of false information, yes, oo, of the willful making any threats, mm-hmm. concerning explosive, bombs, and other destructions. Mm-hmm. Yun po yung batas niyan. At ang parusa po nito, penalty imposed, imprisonment for not more than 5 years or a fine for not more than 40,000 pesos or both. Yes. Yan po. Kaya po, mga mamamaya natin, mga listeners, ang bound joke po ay hindi biro. Mm-hmm. Meron pong batas yan. So pagka sinabi po natin yan at nagkaroon ng panic ang tao, maaari ka pong hulihin. Mm-hmm. And then, next po natin yung render safe procedure. Kami po, kadalasan, ang accomplishment po namin, kadalasan dito sa Bulacan, is nare-request kami upang i-recover yung mga bomba, sabing bomba, o ordnance. Pag ni-recover po namin yon, una, ang first responder po namin. Mm-hmm. Pupunta yan. Ito po, kunin ko na ang pagkakataon para sabihin sa ating mga first responder na kapwa ko PNCO, para madali nilang matandaan. Tandaan lang po yung apat na C. Para sa mga first responder po. Unang C, confirm. Mm-hmm. Pag kinonfirm mo yan, pupunta ka sa lugar, i-confirm mo kung talagang positive, physical, upon your professional judgment, nakita mo yung bomba. Okay, yun po yung confirm. Yun po yung unang C. Yes. And then the second C is clear. Kailangan i-clear mo na sa mga tao. Mm-hmm. Para hindi na, in case na may mangyaring hindi maganda doon sa bomba, biglang mag-ignite, wala na pong tao sa kapiligiran. The third C is cordon. Mm-hmm. I-cordon po natin yung bomba, yes, so. Para makita ng ating mga mamamayan o yung mga nakikitingin doon, mga bystander, na hindi na sila pwedeng dumaan-daan doon dahil may cordon line na, may police line na po. Mm-hmm. And then the last is call. Tatawag si first responder sa ating local police station para i-request ang aming EOD canine unit. Ah, okay. Okay. Kami po ang pupunta ron upang i-render safe procedure ang bomba. Okay. Mm-hmm. Paalala ko na rin po, isang tips po ito. Lalo na po sa mga police operation ng ating mga station. Kapag ang ating mga suspect o nahuli, nakitaan nyo ng granada, yung mga ordnance na pinagbabawal na explosive na to, huwag nyo pong galawin. Mm-hmm. Hayaan nyo po kaming EOD technician ang mag-recover. Bakit po? For proper identification, documentation, preservation, and handling. Mm-hmm. At ang pinakamahalaga po ay yung pag-certification. Mm-hmm. Kasi, siyempre, kakasuhan po natin yung tao. Kami po ang aharap sa korte upang pagtibayin na ang kanyang hawak na granada is serviceable. Okay. Paalala na din po na ang ating mga tao na may mahulihan ng possession ng mga explosive o granada ay merong batas po tayo dyan. Ito po yung Republic Act 9516. Ah. Okay, ma'am. Sabihin ko na rin po, according sa Republic Act 9516, the reclusion perpetual shall be imposed upon any person who shall willfully and unlawfully manufactured, assemble, acquire, mm-hmm. deal in, import, or possess any explosive or incendiary devices, yes. where the explosive and incendiary devices is capable of producing destructive effect that resulted or resulting to kill a person, to injure a person, or to a property, including but not limited to hand grenade, mm-hmm. rifle grenade, pillbox, firebomb, molotov, cocktail bomb, or any similar explosive or incendiary devices. Okay, yun po yung batas natin sa mga, under section 3 po yun, yung po ang batas natin sa mga taong may hawak nito. At okay, kung ano po possession. Yes, ma'am. Oo.
Sergeant, ano, isingit ko na lang kasi dun sa meron din tayong batas sa mga firearms, ano, and which wherein included din yung mga explosive. Is that law is in relation to 10591? Yes po, in relation. Okay. Okay. And then ito pa po yung aming disposal. Kami po ang naatasan kapag kami po ay naka-recover ng mga ordnance o ng mga bomba sa different station, ito po yung kinokollect namin, iniipon, and then dadalhin po namin doon sa aming magazine o iglo na tinatawag, yung lagayan po ng mga ordnance. Ngayon, pag na-collect na po ito, ito po ay subject for proper disposal. Yun po. And then, isingit ko na din po itong ano, yung bago po namin programa. Oh, sige. Sige. Okay. Ito po yung Community Anti-Terrorism Awareness. Mm-hmm. Okay. Nakasaad po dito. Dito po sa atin sa Pilipinas ay lingid sa ating kalaman na may mga terrorist group. At ito po yung Abu Sayyaf Group, Mauti Group, Bangsamoro Islamic Freedom Fighter. Okay, sila po yung mga kilalang terorista dito sa Pilipinas na na-impluensahan ng Islamic State, Iraq and Syria, yung ISIS. Okay. And then, ano po ba ang way ng pag-target ng mga terrorist group na ito? Mm-hmm. Ganito po ang pag-target ng mga terrorist group, terrorist group na ito. Hindi po yung example dito sa barangay na to, susunod ay doon sa barangay. Mm-hmm. Ito po ang kanilang way ng pag-target. Una po, potential publicity. Kapag po ang terrorist group ay nagpasabog, sila puputok sa Pilipinas at sa buong mundo. Okay. Pangalawa po, yung kanilang psychological gain. Mm-hmm. Ang ibig sabihin po ng psychological gain na ito ay nakikita na ng mga tao, ng mamamayan na ginagawa nilang makapatay, maraming masaktan, pero nakakahikayat and at the same time, nakakabahan ng fear sa ating isip at ating puso. Mm-hmm. Yun po yung way ng psychological gain nila. Next, political gain. Yung ibig sabihin po ng political game po namin dito is yung paghikayat ng grupo na ito sa ating mga mamamayan o publiko. Sa kabila ng kanilang nagagawa, nakakahikayat po sila. Verified as a suicide bomber. Mm-hmm. Okay, sa Mindanao po yes, ito. Yes, oo. Okay, ganito po ang kwento. Simpleng kwento lang po according to intelligence information ng Philippine Army. Si Norman Lasuka ay nawala nung siya ay 18 years old. And then bumalik si Norman Lasuka after 5 years. At siya po napag-alaman ng ating Philippine Army na yung suicide bomber na nagpasabog sa harapan ng isang batalyon ng armed forces doon. Okay. Siya yun po. Bakit po siya nahikayat? Walang pera. Walang pagkain, hindi nakapag-aral. Mm-hmm. Pinangakuan, ang sabi, bibigyan ng pera, makakakain, at higit sa lahat, bibigyan ng armas. Mm-hmm. Yun. Yung po yung political gain kung bakit nahikayat yung mga tao, individual, na napapasok po sila ng mga terrorist group. Yes. Okay, para pagtibayin po ang ginagawa ng mga terorista na to, magkakanda po yan ng malaking pagsabog. Magpapasabog po yan at magpuproduce ng heavy casualty at maraming masasaktan, maraming property ang masisira, and then after that, media hype. Ipapublish po ulit. So, kaya yun po ang nagiging trabaho nila. Mm-hmm. Yun po yung way ng bombing target po nila. Hindi po lugar, kung hindi mag-gain nila yung mga kailangan nila mag-gain para maka-accomplish nila yung target nila. Yeah, okay. Ito ba, dagdag ko na lang din, ang mga terrorist group ay kilala din sa extortion, ransom, na kapag ikaw ay kinidnap, hindi ka natubos, gagawin po nila sa iyo yung beheaded or beheadings, yung nakikita natin sa social media na pugot ulo. So ito po yung kanilang mga violent extremist na ginagawa. Mm-hmm. So ang objective naman po nitong programa na ito, yung community anti-terrorism awareness, para sa community natin. Mm-hmm. Upang ipakita po rito na ang gawain ng mga terrorist group ay hindi maganda. Mm-hmm. So dapat wag po silang mahikayat, wag silang sumama rito, isipin nila ang kanilang pamilya at mga buhay. Tandaan po natin na ang mali ay mali. Mm-hmm. Ang tama po ay tama at yun ang dapat. Mm-hmm. Yun lang po.
Napakaganda ng iyong ibinahagi with regards to your program dito sa ating EOD. And since your guesting is very timely, no? Dahil yes, alam naman natin na halos sunod-sunod din yung ating mga bombing incidents, yes, ano, sa southern part ng ating bansa, yes, wherein Holosolu, yes, ano, eh, napakaganda yan na maging topic or madiscuss natin kahit tayo dito sa lalawigan ng Bulacan. Kahit sabi mo nga, ano, it doesn't mean na ang isang terorista nagpasabog sa isang lugar, eh, sunod-sunod yung area na sasabugan niya. Merong, kumbaga, at random, may mga area sila, yes, na pasasabugin. So, let's say, dito, hindi naman natin ano inaano rito, no? How prepared ba ang ating Bulacan Police, ano, sa mga ganitong insidente in case na merong mga bombing na mangyari? Okay, unang-una po, yung preparedness po namin bilang sa unit po namin, yes, ay ganito po. Meron po tayong PNP Strategic Plan for Countering Counter IEDs. Mm-hmm. Meron po itong 3 pillars. Ipasok ko na po ito para mas maintindihan po natin. Sige. Una po, prepare the force. Ang ibig sabihin po ng prepare the force dito, kami po sa unit namin ay hindi po natapos namin yung course namin na EOD course and K900 course ay doon na po natatapos. Mm-hmm. Kailangan po continuous learning po kami. Yes. Nag-i-end po kami ng aming kakayahan. Dahil ang mga kalaban po natin ay lagi nang above yan sa atin. Mm-hmm. Sumusunod lang po tayo kung ano na naman pong IED ang kanilang gagawin. Mm-hmm. Okay. Pangalawa po, may tinatawag po kami dito sa 3 pillars, yung attack the network. Ibig sabihin po dito, ang ating hindi lang EOD unit na po ito. Kasama na po ang buong kapulisan, ang ating intelligence, mm-hmm, mapapulis, yes, ang Force of the Philippines. Ay nagkakaroon po ng information sharing yan. Mm-hmm. Kung sino po ang bomber, kung kinong terrorist group po ito, ay nagkakaroon po ng link ang bawat isa para masugpo po ang mga terrorist group na ito. Mm-hmm. Okay, pangatlo po, yung pong ating defeat the device. Meron po itong dalawang methods. Unang method, proactive method. Ibig sabihin po noon, kami pong mga EOD, kailangan IED awareness, IED identification. Ibig sabihin noon, kailangan alam po namin yung mga component and parts of IED. Yes. Okay, masasabi po namin kung wire po ba talaga yan, mm-hmm, o time fuse or detonating cord. Mm-hmm. Okay, next, meron pong target hardening measures kaming ginagawa. Nag-iikot po kami sa iba't ibang establishmento upang mag-conduct ng EOD paneling and dog sniffing, also short dialogue sa mga officer in charge para palakasin po ang kanilang security plan. Mm-hmm. Okay. At yung pangatlo doon sa proactive ay yung accounting and explosive disposal. Okay, pag nag-recover po kami ng bomba, kailangan po namin kunin. Baka iba po ang kumuha, mm-hmm, ay gamitin po sa hindi maganda. Ah, okay. Ngayon, pagkuha po namin yan, subject po proper disposal. Yung po yung proactive namin method. Pangalawang method, yung reactive method. Nakaligay po dito, render safe procedure. Yun na po yung paano kami nagtatrabaho when it comes in dealing with the explosive hazardous. Mm-hmm. And then at the same time, yung post-blast investigation. Kaliwanag ko lang po ng konti. Yung post-blast investigation, nangyayari po yan o ginagawa po namin yan kapag po sumabog ang isang bomba or ang IED. Kapag hindi po sumabog ang isang bomba, ang ginagawa po namin is yung technical evaluation report, kalakip po yung explosive related incident report form. Yung po ang aming preparedness, mm-hmm, sa aming trabaho. Mm, kasi alam naman natin ano, kung gaano ngayon, sabi mo nga, ano, nagle-level up na, they are one step ahead. All, even though sinasabi natin, ng syempre, ang ating law enforcement agency naman is more than, ano, o meron tayong mas higit na ginagawa kesa sa ating mga kalaban ng mga terorista. So you have mentioned these different proactive measures and with regards to bombing incidents. So in case na we have recovered the different explosive, ano, paano po natin ito dinedetonate or recovered is paano ito ang disposal procedure na ginagawa natin? Okay, pag disposal procedure, pag na-recover po namin, umpisan po natin, pag na-recover, mm-hmm, po namin yung bomba, i-account. And then pag na-account po namin dito sa PPO, i-turn over po namin, re-request, turn over po namin sa Pampanga doon sa lagayan po ng mga unexploded ordnance, mm-hmm, and then subject for disposal.
Yung disposal po ay ginaganap sa Crowballit, Capiz, Tarlac. Isang malaking space po yon na kung saan hinuhukay po yung buhangin at ipinapail po yung mga bomba, inihilehilera, and then papatunga ng mga charges. Mm-hmm. Ibig sabihin po ng charges, ito po yung C4, mga dynamite, and then yung mga bomba naman po yun ay meron pong explosive sa loob yun. Mm-hmm. Magkakaroon po na ng sympathetic detonation, kaya madidispose po siya. Mm-hmm. At during this disposal, ano, meron kasi akong nabasa with regards to itong mga EOD natin na sinasabi na yung mga recovered bomba, it is better to destroy than to yung to save. Oo, to save. Oo. Save. Ano ba yung explanation under that? Ang explanation ko po dyan bilang isang EOD technician, yung mga nare-recover po na yan, eh hindi po for safekeeping yan. Mm-hmm. Napakadelikado po niyan. Hindi po isang display yan na i-display mo. Once na na-ignite mo yan, eh maaari po itong sumabog. Hindi po usapin dito kung matagal na siyang hindi sumabog o matagal na siyang nakatago. May procedure po yan. Baka magalaw mo yung fuse assembly na tinatawag ng isang bomba o isang ordnance, eh sumabog yan. Pag inuwi mo sa inyo, malaro ng anak mo, mm-hmm. o kaya mabitawan, yes, okay, maaari pong sumabog. So, ang advice ko po, hindi po to for safekeeping, ito po ay for proper disposal. I-turn over nyo po sa aming mga EOD technician unit. Mm-hmm. At saka meron ka palang na-mention, nakalimutan ko na kasi yes, nga isingit yung aking tanong regarding sa mga nare-recover ng ating mga kapulisan, ano, sa mga different search special warrant or yung mga yes, may inventro na armed with a hand grenade ang yes, ating mga suspect. So, talaga na it should be reported sa mga EOD. Yes. Is it being followed? Mga nakaraang panahon, dahil wala pa talagang na-establish na EOD K-9 unit dito sa ating lalawigan ng Bulacan, I think yung mga investigator on case, yung mga nagre-recover nung mga granada na yun, example, at sila ang nagpe-present sa court. Pero ngayon po, meron po tayong protocol, yes, oo, procedure na sinusunod ngayon na kung saan dapat ang EOD technician ang magre-recover ng bomba na yon. Mm-hmm. So bakit? Kasi po, mas autorizado po kami kaysa dun sa ating first responder, hindi naman sa nagano, kaya sa ating investigator on case. Kasi po, patutunayan namin yon sa harapan ng court na ang granada na yon is serviceable, mm-hmm, upang makasuhan yung taong may possess nito. Mm-hmm. When it comes to different kinds of explosive, kasi we are in this advancing technology, so it means yes, hindi na limited sa mga simpleng bomba na lang ang mga ginagamit ng mga terorista ngayon, ano, kundi yes, masyado na rin advanced ang kanilang teknolohiya when it comes to bomb making. Yes. Gano'n naman ka-advance ang ating unit, ano, sa pag-re-recover in case sa mga ganitong pagkakataon? Okay, like what I said a while ago, kami po, ako bilang, at mas marami pa po akong masters na talagang mm-hmm, magagaling po rito when it comes to improvised explosive device, eh nag-share din po kami ng knowledge. Yes. Kung like for example, marami po kasing kinds ng IED, mm-hmm, merong cellphone, pag pinindot yung cellphone, sasabog. Ngayon, pag naangat mo yung bag mo, sasabog siya. Pag binuksan mo yung switch ng ilaw mo sa bahay, sasabog ka, maaaring ganun po. So, ang pinaka kailangan po dito na dapat is yung tulong ng community. Mm-hmm. Napakahalaga po nun kasi hindi namin kayang para kaming si Superman na lahat nakikita namin, hindi namin kaya yan. Without the help of our community, hindi po namin mapapagtagumpayan yan. Mm-hmm. Yun po ang aking masasabi niyan. Sa advance nila, tayo nakapalaw lang sa mga gumagawa na yan. So, paano namin matatrabaho yan? Paano namin ma-accomplish? Kailangan namin ng tulong ng mga community. Kasi sa panahon ngayon, ano, marami tayo during the last few years, lalong-lalo na sa mga different universities dito sa Bulacan, particularly isang universidad natin. Yes. Lagi tayong merong mga bomb scare, yung bomb joke, yes, yung nag-detect through sa mga cell phone na merong bomba daw na natagpuan. So, in case, if ever meron tayong isang kababayan na or suspicious looking item, no? At ito i-report, paano ba ang dapat nilang gawin? Procedure, okay.
Una, kapag nakakita ka ng suspected package, parcel, something mm-hmm. like that, nakahinahinala sa paningin mo, ipagbigay agad mo agad, ipagbigay, alam mo ito agad sa ating local police station. Ang ating police local station naman, i-re-request po kami yan para i-render sa procedure yung suspected item na nakita. Mm-hmm. Yun po ang procedure. Para sa ating mga viewers na nakikinig, sa ating mga mamamayan, ganun po ang way niyan. So, how long would it take ano, yung sa inyong pag-response? As soon as possible po na ma-receive namin yung request letter coming from the chief of police, pupuntahan naman po agad namin yan. Hindi po, hindi pwedeng hindi po namin puntahan yan. This is an urgent situation. Yes. And you have mentioned na yung letter of request. Yes. Hindi ba pwede nga through simple pwede call po, na lang? Pwede din po. Mm-mm, pwede din po kami tawagan ng hepe na pumunta kami doon at follow na lang yung request. Pwede oo. Po yun. Okay. Ako. Kasi nga you have mentioned na meron din tayong mga first responder, yung ating mga kapulisan. Yes, kaya mas mainam kung maalam din sila procedure with regards to yung mga recovery ng bombing. With regards to that, ano, na sabi nga, knowledge should be shared. Yes. No? Lalo-lalo na sa unit ninyo, napakahalaga yan. Ano? At meron din tayong tinatawag ng mga first responder na ating kapulisan. So, paan meron ba kayong different practice or program with regards to that? Yun nga po, pagkunin ko na po ang pagkakataong ito para i-request po sa atin, sa ating Provincial Director, mm-hmm. si Police Colonel Lawrence Cajipe, na baka magkaroon ng request, ma-request kami magkaroon po ng first about how to respond ang isang first responder mm-hmm. natin, i.e. identification and bomb threat awareness yes, na rin oo. At the same time. Para maturoon po namin sila bilang isang first responder, at katulad ko pong PNCO, ay malaman nila ang kanilang gagawin when mm-hmm. it comes in dealing with the explosive. Kasi ang nasabi mo, iba't ibang uri na explosive, iba't ibang uri din ng bomb threat, ano, ang nare-receive o nire-reklamo sa atin. Bilang mga EOD, ano, para kasi nga sa kampo, naiisip ko minsan ako mismo kasi magkakatrabaho naman tayo. Opo. No? Sabi ko, ano kaya ginagawa nito itong mga EOD na to? No? Parang pagka walang bomb scare, walang mga reklamo eh. Nandun lang ba sila sa opisina nila? Actually, nasa opisina lang po kami. Kapag mga walang bomb scare, o walang mga ganyan, yung mga bomb threat. Mm-hmm. Minsan, masasabi ko rito, mas okay nga. Mm-hmm. Sa tingin ko po na walang mga bomb threat. Ibig sabihin nun, ay payapa ang ating lalawigan. Pero hindi naman po yun na wala po kaming ginagawa, trabaho. Yes. Everyday po, meron po kaming ina-accomplish na trabaho. Ito po yung aming pag-iikot, pagbibigay ng flyers sa iba't ibang lugar dito sa lalawigan ng Bulacan upang bigyan sila ng advice about bomb threat awareness, mm-hmm. about yung, as I mentioned a while ago, yung CATA, yung Community Anti-Terrorism Awareness, upang maging aware ang ating mga mamamayan. Itong mga urgent yung reports or notification regarding bomb threat, tumawag sila. May bomba po dito, nakita nila. So, ano ang dapat nilang gawin? Okay, una po nilang gagawin, kung sila'y nakakita, rekta sa tanong, sagutin po natin ng rekta. Mm-hmm. Ipagbigay alam po sa ating kapulisan. Yes. Lumayo po sila doon sa sinasabi nilang explosive or suspected item. Upang sa ganon, may mangyari dyan, sumabog yan, malayo na po sila. Yun lang po ang maibibigay kong pinakamagandang advice sa taong nakakita ng bomba na yan. Kung mabilisan po ang gusto sagot, any threat, i-consider natin na totoo para po sa ating protection sa ating sarili at protection sa ating mamamayan. Pero may mga rules and procedure pa rin na tinitignan dyan. Katulad ng officer in charge, like for example, sa eskwelahan, si decision pa rin ni principal kung i-stop niya ang pagtuturo o hindi. Mm-hmm. Katulad sa bangko na kay branch head. Yes, so, kung ititigil nila ang production o hindi. Kasi mm-hmm. hindi naman namin pwede agad sabihin na itigil nyo yan. Kasi mahirap po yun. Mm-hmm. Baka ma-blame sa amin. Kaya ang proper procedure sa
officer in charge ng establishmento. Mm-hmm. And now with this concern, ano, hindi lang naman during bomb detonation or bomb recovery, yung safety ng ating kababayan ang ating concern. And yes, syempre, yung ating mga personnel. So ano-ano ba yung ating ginagawang safety measure para hindi naman tayo just in case ano, maging parte ng biktima ng itong nire-recover na bomba or explosive? Explosive. Sa totoo po, napakahirap po ng trabaho namin. Pag kinakaharap mo yung bomba, na hindi mo naman po malaman kung ito po ba isasabog na o hindi. Yes. Actually, pag-respondi po namin, kailangan naka-bomb suit. Mm-hmm. Pagpupunta po namin isang IED na ganun, kailangan po suot-suot po namin yung aming bomb suit para protection po sa aming sarili. Mm-hmm. Yun po talaga yung pinakakailangan po namin. Mm-hmm. Pero syempre po, dahil naintindihan naman natin na kami ay kaka-establish pa lang at inaayos pa ang mga bagay-bagay, ay ang ginagawa namin, nagsusuot kami ng vest, Kevlar, protection po sa aming mga sarili kapag haharap po kami sa isang IED. Sa community naman po natin, ulitin ko po ang reminder na i-report agad po ito sa ating local police station. Mm-hmm. And I sing it na rin natin, ano, na we have different kinds of explosive. Ah. Sargento, maaari bang maibigay mo ang mga ilan lamang sa mga ito, yung usual lamang na ating na-encounter? Okay. Explosive, paliwanag ko na po para mas maintindihan. Meron po itong dalawang kinds ng explosive, and that is low explosive and high explosive. Mm-hmm. High explosive, unahin po natin. Sa low po ng high explosive, ay mayroon pa pong tatlong kategorya. Ito po yung primary high explosive, secondary high explosive, and tertiary high explosive. Yung primary high explosive po, ito po yung best example, yung blasting cap. Yung anyway, blasting cap. Oh. Parang itindihan mo na rin, ma'am, sa'yo. Yes. Blasting cap. Yung blasting cap po na ito, isang maliit na tube na kung saan ay naglalaman ng high explosive. Mercury pulmonate, lead acide, lead stipnate, penta erythritol tetranitrate, kinds po ng explosive yun, okay, high explosive. Oh. Ngayon, yung secondary, ito po, mapamilya na tayo dito. Secondary high explosive, andito po yung C4, TNT, dynamite. Mm-mm. Yan po yung mga example niyan. Yung tertiary high explosive, ang best example po is ammonium nitrate po. Fuel oil, yung patabak sa lupa. Yes, okay. Yun po. And then yung low explosive, best example po niyan, ating mga pyrotechnics. Mm-hmm. Yung mga quitties, lucies, yan po yung okay, low explosive. Mm-hmm. At ano po ang epekto nito? Yun. Ang epekto po ng high explosive sa tao ay meron pong tatlo. Incendiary effect or thermal effect, blast pressure effect, and fragmentation effect. Mm-hmm. Unahin natin yung incendiary or thermal effect. Di ba po pag nakita natin yung biktima ng bomba, ay may mga itim-itim sa balat. Oo. Ang ibig sabihin po nun is burning. Okay. Na-burn po yung balat niya. Mm-hmm. Sunod, yung blast pressure effect. Nakita natin yung tao, putol ang katawan. Yung po ang pumuputol sa part ng tao ng biktima, mm-hmm, yung blast okay, pressure sige, effect. And at the same time, yung fragmentation effect, yun yung magandang pako, maliliit na bakal, para yung tatama po sa mm-hmm, biktima. Yung po tinatawag yung mga sharp nails after yes, effect ng bomb. Correct bunny po, ma'am, sharp nail. Yung po yung explosive naman po, burning lang po yun, sunog. Pero pag ang low explosive po ay ating kinumpine, like the quitties, best mm-hmm, example, pumuputok po. Mm-hmm. Yun ang pang hanggang ang maibibili yung Oo, kaya pala no, sa ating 8173 ata na Republic Act sa mga anong mga pyrotechnics ano, yes, meron tayong mga talagang prohibited na yes, mga paputok na ipinagbabawal. So Sargento, aside from that ano, yung iba't iba pang accomplishment during your bilang isang miyembro dito sa ating EOD at ang buong EOD na rin ng Bulacan Police. Okay. Ang pinaka significant accomplishment po namin dito sa lalawigan ng Bulacan ay yung na-discover ng ating local police station ng San Jose del Monte. Mm-hmm. Ay naka-discover sila ng IED. Ngayon, ni-request po kami nila, and then kami po ang nag-conduct ng render safe procedure. Ang aming pong render safe procedure na ginawa ay yung remote removal na tinatawag.
Okay. Ang nag-open po noon ay yung classmate ko si Sergeant Abraham Tagarino, siya ang nag-remote removal, and then after that ako po yung gumawa ng proper documentation and identification of each components and the technical evaluation report. Mm-hmm. Saan bali incidente yan nangyari? San Jose del Monte, Bulacan. Nakalimutan ko. Way back 2019. December 2019. Last year lang pala. Okay. Oo. Yes. So, aside from that, yung mga, do you still have any other practices or programs para sa ating EOD or BOM squad? As of now, kakatapos lang namin mag-practice pumutok, bumarel. Kasi yes, according to our new Chief PNP, kailangan... Mm-hmm. Sanay tayong bumaril. Firing. Yes. Firing. So, kasi kami, more on explosive na lang. Mm-hmm. Nakalimutan na rin po namin pumutok. Kaya nung isang araw, nag-practice po kami. Tumatama pa naman po. Okay naman. Pagkatapos po nun, ang aking programa sa amin, bilang mm-hmm. in-charge of the Bulacan, EOD K-9 unit, next week magkakandak po kami ng enhancement para sa aming mga EOD. Gagawa po kami ng charges kung paano namin... i-re-render safe procedure isang item o isang okay. example IED. Mm-mm. Okay, ganun po ang aming ginagawa habang wala pala habang wala po pa talagang proper training because of the pandemic nga po. Okay. Pala itatanong ko, thank you for bringing up pandemic. So how does a pandemic affect the activities or operation ng ating EOD? Masasabi ko po na parang tahimik po ngayon, medyo tahimik. Mm-hmm. Kaya nga ang ginagawa namin, nag-ikot na lang kami sa mga establishmento, paulit-ulit, ganun po, para paalalahanan sila. Ngayon, kami din po, meron po kaming manual sa aming sa ating new normal na every time na may directive ang aming director na kailangan, bago kami lumabas ng aming opisina, naka-face mask, face shield, gloves, yes, laging may alcohol, at pagkatapos ng trabaho, papalitan mo ulit yung mga protective yung, equipment. Yes, oo. So, lahat everybody, you know, is affected by this pandemic and this new normal eh. Masasanay din tayo dyan, unti-unti. Yes, and actually nga, sanay na nga tayo eh. Oo. At saka, Sir Hento, napakaganda ng iyong ibinigay na impormasyon. Ano? Your chief of EOD sa Bulacan is very... Yes. How would I say that? Very lucky for having you, ano? You're more than an instructor. Very well informed ang ating mga listeners, ano? And even me, I've learned a lot from what you have shared, ano? Thank you. A very good way of disseminating information, ano? Not just yung sa ating mga accomplishments sa ating local police station, but also yung mga special unit natin na kagaya nitong mga BOM squad, especially now na alam naman natin kung gaano na rin katindi ang ating mga terrorist groups na nandirito lang sa ating paligid. At nawa pang Sarhento, ano yung na-mention, ano, calling the attention of our provincial director with regards to the yung training ng mga first responder with regards to this sa mga recovery ng mga different explosive mag-pursue. Yes, mm-hmm. At saka, Sarhento, I've heard na yung ating EOD, actually, hindi na tayo talaga magkasama sa Bulacan. Yung talagang nasa krami na talaga ang opisina ninyo. Yes po, ma'am. Dati po, kami po ay PMFC. Mm-mm. Under ni, dahil po kami ay na-absorb, dahil may mga schooling po kami na para sa unit na ito, kami po na-absorb. At kami po naman ang inyong national operational support dito sa Bulacan. Mm-hmm. So kayo napaka, how you call that, skilled when it comes to sa ganyang uri ng talento. Napakahirap, ano? Deadly. Yes. It's deadly. Yes. Oo. Kasi nga, at importante at sana magtuloy-tuloy rin, ano, yung pag, ano, ng mga, your job is not a, it's a no joke and it's not easy, no? Kasi buhay niya mismo ang nakatalaga. And if I'm not forgetting this, sana merong incidente sa Camp Olivas ba yun na undergoing ng training ng EOD or yes, school yes. na wherein isa sa ating mga kasamahan doon ay naging biktima, no, ng during training AI ba yun?
ang tawag sa kanya, po. Yes, oo. So yung mga ganyang pagkakataon sana ay maiwasan din. Yes, oo. Kaya napaka-importante ng knowledge, skills, practice, and everything. And safety, yes. Yes, safety. Yan ang importante. Sa ibahagi, actually, 1 hour is not enough kasi marami pa ako dito ang gusto sa iyong itanong. Opo. Kaso hindi naman tayo magkakasya sa isang oras. Ano? Kung meron na is ibahagi sa ating mga kababayan na sa tingin mo ay mas magiging helpful sa kanila, please do so. Okay, tips muna po sa ating mga first responder. Yung pong ating protocol for explosive-related incidents, section 5.1.2.3, ang sabi po dito, do not touch, tamper with, or disarm any suspected devices, explosives, or ordnance. Napakalaga po nun. Tips po sa ating mga kapwa ko PNCO na first responder na huwag po nating galawin yung bomba or ordnance para po sa ating protection. Okay naman po para po sa ating mga community, in relation po sa community anti-terrorism awareness, ay gusto ko lang pong bigyan sila ng konting advice na maging mapagmatsyag at maging aware sa kapaligiran. Huwag po magpahikayat sa mga terrorist group na alam naman po natin na hindi magiging maganda ang dulot po sa atin. Pahalagahan po natin ang ating buhay at ang ating mahal sa buhay. At last, with your support and cooperation, we will save lives. Maraming salamat po. Yes, maraming salamat, Police Senior Master Sergeant Gary Cruz. Makikita naman ano, lahat ata ng mga staff or personnel ng ating Bulacan PNPA, mga good-looking people. Yes, thank you for that. Sinimula yan sa ating provincial director. Yes. Yan ang napapansin ng mga viewers natin. Minsan kasi merong mga nagko-comment o nagte-text sa mga sinishare ko eh. Maganda daw ang aura ng Bulacan Police Provincial Office. So, at before tayo magpaalam, ano, baka nais mo namang batiin yung mga kasama mo. Of course. Siyempre, yes, hindi po. Unang-una, gusto ko munang batiin yung sa Traffic Management Group dito sa North Sagaray, Bulacan, si Dr. Edgardo Cruz. Magaling po yan about sa mga traffic rules at ang kanyang mga enforcer. At ang aming mayor, pwede po ba yan? Ang aming mayor ng North Sagaray, Mayor Hermar. Mayor, kamusta ka po dyan? At si Police Lieutenant JJ Cruz, the platoon leader of Port MP, Port Maneuver Platoon, 2nd PMFC. Sir, magandang umaga po. At ang aking mga kuya sa the Fraternal Orders of Eagles, Philippine Eagles. Ito si Kuya Abraham, Kuya Darwin, Kuya Emia, si President Dato Aguili. Magandang umaga po at sa lahat po ng aking mga kuya sa buong Pilipinas at sa isa at sa buong mundo, kamusta po kayo diyan? Yung Fraternal Eagles, naririnig ko 'yan eh. Sa San Jose ba 'yan? Yes, iba-ibang chapter. By chapter 'yun ano. Meron ba kayong upcoming activity? Parang suppose no, nagpapalag ako no. O kasi narinig ko na 'yan eh. Kaya naisip ko bigla. Before tayo mamaalam, okay ka na ba sa mga na-shoutout mo na ba lahat ng gusto mong shoutout, Sir? Okay na po, na-shoutout ko na po. Oo, nais ko rin magpasalamat ano, sa ating mga constant listener, avid fan, kunyari, dito sa ating radio program. Ano? Ito si DJ Ga. Hi DJ, you're watching. And then si EA Cruz, brother, good luck watching from Port MP, Bulacan 2nd PMFC. Yes, at syempre ang ating Chief PIO, si Mama Police Captain or Head of Usman, watching from 1st PMFC. Meron, supposedly kasi pupunta siya dito, meron siyang undergoing seminar. At syempre, kay Magiting na kadre. God bless po, Blaster. Uy, Blaster, talagang pampasabog lang. Ano? Opo, ang mga EOD po, kapag nakagraduate na, Blaster po ang tawagan. Ah, okay. Hindi Brother, Blaster. Brother, Blaster. Ang galing, ano? Sino ba nakauisip ng idea na yan? And then si De La Cruz. Nico Joseph. Watching here from CHQ, Bulacan, PMFC. More power to Bulacan PPO and Bulacan Peku. And then si Imbangad, watching from a Port MP Bulacan 2nd PMFC. Nga, Imbangad, parang Ilocano yun ah. Or Ibanag. Oh, Daniel Talentino, watching from CHQ 1st PMFC. Good morning. Adolf James Carlo Chavez. Kudos, Sir Gary Cruz.
mukhang fan mo to ha. Oo, Darwin Lopez watching from watching with the Police Master Sergeant Abraham Tagarino. Parang andito lang siya sa harapan natin. Ano? Good luck po, OICPS MS Gary Cruz. And then si JJ watching here at 1st PMFC, 2nd Platoon, More Power, Bulacan PPO, and Bulacan Peco. God bless. Alam mo, ang dami-daming bumati sa atin. Baka hindi na po natin na mabati sila. Pasensya na po kayo, pero I'll try to mention your name. Ano? Miranda Salvador Crisanto. Ryan Mauricio, at marami pa pong iba, Lake Cruz, ang dami po nila. Maraming salamat po sa inyo. Si Jean Berry Olego, Janina Gagi Mago, Datu Agting Nakadre, Chefon Den Cruz. Shout out Kuya, watching from Kuching, Malaysia. See, ang layo ng naabot ng ating programa. We are being viewed worldwide. Oo, Miranda Salvador Blaster, pag-greet po dito sa Sentinel. Oy, Sentinel. O, alam mo, masisipag din ano eh. Okay. Mga followers o ng ano, ating programa, nag-leading code, PNP Bulacan. So, sa muli, ano, Senior Master Sergeant Gary Cruz, yes, maraming salamat. Ano, I like what I have mentioned before, ano, your unit is very lucky for having you. Very po, informative, at for sure maraming natutunan ng ating mga viewers sa iyong naibahagi, at napakahalaga kasi nga, sabi ko nga sa iyo, napapanahon, very timely ang inyong guesting. At sa muli, suportahan ho natin ang ating social media site ng Bulacan Police Public Information Office sa aming fan page, Bulacan Police Provincial Office. Ang aming FB is Bulacan Police Public Information Office. Kung may nais kayong isangguni, isumbong o idolog, mag-text lamang po kayo sa aming telephone number dito po sa aming Bulacan na Tactical Operations Center, 0915-773-2039, 0915-773-2039. Maaari din kayong makipag-ugnayan sa aming Facebook account, PIO Bulacan PPO, at FB page, Bulacan Police Provincial Office. Sa ngalan ng ating Provincial Director, Police Colonel Lawrence V. Cahipe, at ng ating Chief Public Information Office, Police Captain or Heda G. Usman, at sa buong hanay ng Bulacan Police Provincial Office, at sa lahat ng ating mga tagapakinig, maraming salamat. Ang sa susunod na Martes, 9 o'clock hanggang 10 o'clock ng umaga dito sa 103.9 FM band ng Radyo Bulacan, ng Radyo ng Bawat Bulakenyo. Ito ang inyong lingkod, NUP Ellen Grace Jones. Ito ang programa mula sa Kapulisan para sa Mamamayan. Ito ang naglilingkod, PNP Bulacan. Buhay ko'y handang ipuwis kahit na ano mangyari, ako ay magsisi.